Magandang araw sa lahat po ng listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang bago nating story. Ang Pagpukaw, Part 1. Maaga akong nagising para makapaghanda sa trabaho. Lunes na Lunes, pero feeling ko weekend pa rin. Bakit bang bilis matapos ng weekends? Nakabitin din ang 2 araw na pahinga. Ngayong Lunes, parang naka-fast forward ang galaw ko. Minsan nauuna pa yung kilos ko kesa sa isip ko, kaya may mga nakakalimutan ako. Ang pangalan ko ay Dexter. 32 years old na ako ngayon. Nasa 5'6 ang tangkad at medyo chubby. Dad body ika nga, pero wala pa kaming anak ng misis ko. Nagtatrabaho ko sa Capitol Building, kaya nagmamadali talaga ako kasi baka mahuli ako sa flag ceremony. Alam mo naman kapag government employee ka. Hindi na ako kumain ng agahan. Nakikita ko yung orasan. Ang bilis-bilis ng galaw. Tatambay ka lang sandali, tapos parang kalahating oras na palang lumipas. Ganon kabilis ang orasan kapag nagmamadali ka. Han, asan yung uniforme ko? Tanong ko kay Mrs. Lumabas siya sa kwarto at dala ang polo shirt ko na kulay light blue. Sensya na, Han. Tagalan yung pamamalansya ko eh. Ang tagal kasing uminit ang plansya. Paliwanag pa ni Mrs. Ang pangalan naman ni Mrs. ay Megan. 28 years old siya at nagtatrabaho sa isang paggawaan ng mga damit. Simple lang ang ganda ni Mrs. pero maapil. 5'0" ang tangkad at maganda ang kurba ng body build. Parang yung artistang si Bea. 3 taon na kaming mag-asawa, pero hindi pa rin kami nabiyayaan ng anak dahil sa kondisyon ni Mrs. na uterine polyps. Pero umaasa pa rin kami na magkakaroon kami ng supling. Pero dahil sa pagiging busy naming pareho, hindi na ganun ka-exciting ang aming mga gabi. Dahil sa pagod sa trabaho, nawawalan na ako ng gana at hindi ko maibigay kay Mrs. ang pangangailangan niya bilang babae tuwing gabi. Minsan ay nagtatampo si Mrs. sa akin dahil dito. Kesyo daw hindi ko na siya mahal. Sa totoo lang, mahal na mahal ko si Megan. 1 taon din akong nanligaw sa kanya bago niya ako sagutin. Relihiyoso si Megan. At wala talagang nangyari sa amin bago ang kasal. Pinalaking tama at strict ang misis ko. Ayoko magkulang sa kanya, kaya nag-iipon kami para makapagpa-opera si misis. At kapag wala ng kondisyon niya, sana naman magkaroon na rin ng bunga ang aming pagsasama. Mabilis lumipas ang mga oras at dahil na traffic din ako sa kayang tricycle, na late na nga ako sa flag ceremony. Pang 5 late mo na yan, Dexter. Ano ka ba naman? Magpakita ka naman ng kasipagan. 1 beses lang sa 1 linggo ang ceremony. Kulang ka na sa attendance. Wika ng senior ko. Ibang seremonya tuloy ang inabot ko. Umagang umaga, stress na ako agad. Napakagandang simula sa trabaho. Sorry sir, hindi na humuulit. Wika ko na parang pinalo na aso. Hindi na mauulit. E yan palaging sinasabi mo eh. Gawin mo, hindi pwede dito yung mabagal. Sagot nito. Tumango lang ako. Pabibo kasi itong senior namin eh. Kala mo kung sinong umasta. Malakas lang naman ito kay Gob kaya may pwesto. Pero nauna lang siya sa akin ng 1 taon. Iba talaga kapag malakas ang kapit, no? Nagtimpla ko ng kape. At sinimulan ko na ang pagbabanat ng buto. Nakauwi ako ng 7:00 ng gabi. Pagdating ko sa bahay, nasa sala si Mrs. Oh, kumusta ang araw mo? Panimula ni Megan. Napabuntong hininga ko. Ayun! Na-late ako. Pinagalitan.
At ngayon, pagod. Ay, ikaw. Okay lang. Aircon sa pabrika eh. Oo nga pala, may prinito akong isda sa lamesa. Ikaw na lang ang kumain. Kumain na kasi kami sa labas kasama yung mga katrabaho ko eh. Kumain ako mag-isa. Nanood sandali ng TV kasama si Mrs. at nagpahinga na din para ulitin ang routine ng buhay. Kinabukasan, maaga akong nakapasok. Dahil doon, tumahimik ang maingay naming senior. Ginagawa ko ang trabaho ko nang nabigla ko sa pagdating ni Cobb Caballero. Huminto kami at tumayo para batiin siya. Habang binabati namin si Cobb, sinusundan naman siya ng mga bodyguards niyang pulis. Dito ko na sorpresa nang makita ko ang isang lalaki. Nakita ko si Simon. Si Simon ay kaklase ko noong high school. Siya ang dahilan kung bakit naging masalimuot ang buhay high school ko. Isang bully si Simon. At isa ko sa madalas niyang mapagtripan. Ilan sa mga hindi ko makakalimutan ay ang ipahiya niya ako sa mga klase ko nung sapilitan niyang ibaba ang pantalon ko. Pinsan naman ay binabawasan niya ang perang baon ko. At kapag minamalas pa, minsan ay sinasaktan niya ako kapag hindi maganda ang timpla ng utak niya. Tulad noon, malaki pa rin ang katawan ni Simon. Mas malaki pa nga ngayon eh, dahil isa na siyang alagad ng batas. Napangiwi ako sa realization ng isang taong nangaapi ang siya ngayong nanumpa bilang tagapagtanggol ng mga inaapi. Si Simon ay may tangkad na 5'9 at matanda lang sa akin ng 3 taon. Sa pagkakaalam ko, may pamilya na siya at may 3 anak. Ang panganay niya ay nag-aaral na sa mismong high school na pinasukan namin noon. Nahagip ako ng mga mata niya nang mapadaan sa may lamesa ko. Umiti siya sa akin, pero iniwas ko ang mga mata ko. Walang hiya, nagawa niya pangitian ako. Sandali lang ang pagdaan nila, pero para sa akin, parang ang bagal ng oras. Matapos silang dumaan, ay bumalik na kami sa aming mga trabaho. Tanghali nang ako na lang ang naiwan sa opisina. May tinatapos pa akong mga papeles na ina-arrange. Lumapit sa akin si Simon. Agad bumigat ang pakiramdam ko. Bumilis ang pintig ng puso ko at para ba akong naka-survival mode. Dexter, ikaw pala yan? Di agad kita nakilala. Tumaba ka kasi. Wika niya na may kaangasan ng tono. Parang lumabas ang ugat sa ulo ko sa inis. Hindi ko siya kinibuan. Alam mo tol, unang-una sa lahat, pasensya na ha sa mga inasal ko noon. Sa totoo lang, isa yon sa mga dahilan kung bakit ako nagpulis. Gusto kong makabawi sa kalokohang ginawa ko. Sorry Dex ha. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Dito ako tumingin sa kanya ng diretso. Nakikita ko sa mukha niya ang sinseridad. Numiti siya nang tumango ako. Alam mo tol, ano kaya kung mag-inuman tayo sa labas mamaya? Sagot ko. Ayaw niya sa akin. Pag-iisipan ko pa. Naku, huwag mo ng pag-isipan. Gusto ko lang naman bumawi sa'yo eh. Pagbigyan mo na ako. Ano? Sabay akbay sa akin ni Simon. Tumango na lang din ako dahil hindi ako sanay na may nangungulit sa akin. Alas 7 ng gabi nang dumating kami sa isang bar. Mukhang kilala siya dito dahil may mga kalalakihang bumabati sa kanya. Likas na mabarkada si Simon. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili at may dating talaga siya kaya hindi mahirap sa kanya ang makisama. Naghanap kami ng pwesto at siya na rin ang umorder.
May live band din sa corner ng bar, kaya medyo maingay, pero sakto lang ang antas ng ingay na pwede ka pang makipag-usap. Mukhang madalas ka dito ah, wika ko. Hindi naman, minsan kapag araw ng sweldo, dito kami nadadaan ng tropa. Alam mo na, bago mahawakan ni Mrs. ang pera, syempre dapat, mapakinabangan mo rin ang pinaghirapan mo. Hindi ba napapansin ang misis mo na may bawas? Alam naman niya, kaya nga madalas magalit yung sakin eh. Pero walang problema kasi handle ko naman yung ugali niya. Ako pa, pagyayabang ni Simone, sabay tapik sa braso ko. Feel ko tuloy sa sarili ko, isa akong batang yagit na may kasamang matanda. Ang layo ng agwat ng kumpiyansa naming dalawa. Matapos akong mag-high school, sinubukan kong buuin ang kumpiyansa ko. Ilang taon ko rin isinanay ang sarili ko na magkaroon ng lakas ng loob. Pero kung ikukumpara sa katauhan ni Simone, walang-wala ang pagkatao ko. Sa tono pa lang ng pananalita niya, sa kilos niya at sa porma, para siyang isang action star na lapitin ng mga cheeks. "Hi sir, buti nakabalik ka." Wika ng isang sexing babae na mukhang estudyante ng koleyo. May mga kasama itong mga babae. "Uy, pumunta si Tupper dito kagabi ay nahanap kayo." Wika ni Simone at mukhang kilalang kilala niya ang grupo ng mga babae. Nag-usap sila sandali at para akong na out of place. Pinalo ni Simone ang kalusugan ng likod ng isang dalaga bago lumabas ang mga ito. "Sikat ka sa mga cheeks dito ah," wika ko. "Diskarte lang yan, tol. Kahit sinong babae, bibigay sa'yo yan kung marunong kang dumaskarte. Teka, inosente ka pa ba sa babae?" tanong niya. "O hindi na," sagot ko naman. "Ha, biro lang. Alam ko namang madiskarte ka din eh. Pero tol, kung bored ka, pwede kitang ireto sa mga yun. 500 lang yun, tol. Swak na swak sa bulsa. Puro ka naman kalokohan eh," sagot ko. "Hindi ah, seryoso pre, murang-mura lang yung mga yun. Pero syempre, kailangan mo din ng diskarte. Alam mo na yun, budget meal lang yung mga yun. Pero may ticket ka ng biyaheng langit." Sabay halakhak ni Simone. Umiling lang ako at nakangiti. Dumating ang mga alak at pulutan. Nag-inuman kami ni Simone at tuloy lang ang usapan. Bandang alas 12 ng gabi nang ihatid niya ako sakay ang motor niya. Sa bilis niyang magpatakbo, hindi ko na malayong pinapasok na pala ako sa bahay. Narinig kong nagkausap si Simone at si Mrs. pero malabong usapan nila. Nakalutang ang isipan ko at agad akong dilala ng agos ng antok. Nakatulog ako ulit at umaga na nang magising ako. Pagkagising ko ay sa sofa pala ako nakatulog. Medyo masakit pa ang ulo ko. Hindi talaga ako sanay uminom. Pumasok ako sa kwarto namin ni Mrs. at nadatnan kong tulog siya. Bakit parang mas napagod pa siya sa akin? Ginising ko si Mrs. pero sadyang malalim ang tulog niya. Naligo ako at nagbihis para sa pagpasok ko sa trabaho. Kumuha na lang ako ng perang baon mula sa bag ni Mrs. at umalis na ako. Ilang araw din ang lumipas. Araw ng Linggo at naghahanda kami para magsimba. Si Mrs. ang madalas mangulit sa akin sa pagsimba dahil sadyang tinatamad talaga ako kapag Linggo at gusto kong matulog na lang maghapon. Pero ngayon, napapansin kong mas mabagal pa sa akin kumilos si Mrs. "Han, ano ba? Natapos na akong makaligo pero ikaw nandyan ka pa rin sa kama." Angal ko kay Mrs. dahil nakahiga pa rin ito at nagsiselfone. "Oo, sandali." Iniwan ko siya at naghanda na ako ng breakfast namin. Pagbalik ko sa kwarto, ay naroon pa rin si Mrs. at gamit pa rin ang cellphone nito. "Alam mo, napapansin ko panay cellphone ka na lang." Wika ko.
Tumango lang siya at halatang nilamon na sa paggamit ng cellphone niya. Han, anong oras na? Sa puntong ito ay talagang naiinis na ako. Tumingin siya sa akin na parang siya pa ang galit. Hindi ito kumibo at dumiretso lang sa banyo pero dala ang cellphone niya. Sa mga nagdaang araw ay madalas kong napapansin na laging nasa kanya ang cellphone niya. Hindi ko maiisip kung bakit. Sinubukan ko siyang tanungin pero iniiwas niya ang topic. Iisa lang ang sagot niya. May kaibigan daw siyang matagal niya nang hindi nakausap at nagkaroon sila ng panahong magkita sa social media. Sa tuwing umuwi ako, ay naaabutan kong gising pa si Mrs. At kapag sa umaga naman, ay ako na ang nauunang magising kesa sa kanya. Tila malaki ang pinagbago ng asawa ko na hindi ko maipaliwanag. Isang araw ay nagkaroon kami ng pagtatalo. Late na naman ako dahil hindi nila ba ni Mrs. ang uniforme ko. Ano ka bahan? Di ba sinabi ko sa'yo na laban mo tong damit kahapon? Alam mo namang maaga ako ngayon eh. Tingnan mo, nakatambak pa rin sa labahan. Ano isusuot ko ngayon? Wika ako sa tulog ko pa rin, Mrs. Ano ba? Ang ingay-ingay mo eh, natutulog yung tao. Sagot niya. Megan, tanghali na. May pasok ka pa ngayon, di ba? Anong oras na? Hindi ako papasok ngayon. Hindi maganda pakiramdam ko. Sagot niya. Yan ang resulta sa pagpupuyat mo sa cellphone mo eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Diyos ko, Dexter, para kang bakla. Umagang-umagang ingay ng bibig mo. Tinakpan ni Megan ang unan ang ulo niya habang nakahiga. Megan, tingnan mo nga yung sarili mo. Ano ba kailangan mo sa akin? Kailangan ko ang asawa ko. Sagot ko sa kanya at natahimik si Megan. Umaabsent ako ng araw na yun dahil wala akong maisuot na uniforme. At ako na lang ang naglaba ng mga damit ko. Si Megan ang madalas maglaba noon. Pero kapag weekend ay ako na. Ganito ang routine namin noon. Hirap akong mag-adjust sa biglang pagbabago ni Mrs. Madalas mainit ang ulo nito sa akin kapag kinakausap ko kahit pa alam kong wala akong ginagawang masama sa kanya. Isang beses na nakalimutan ni Mrs. ang cellphone niya habang nasa banyo siya. Hindi ko matiis na buksan ito at nagulat ako sa natuklasan ko. May password na ang cellphone niya. Bigla akong kinabahan nang hindi ko maipaliwanag. Pumasok ako sa trabaho na ito ang laman ng utak ko. Hindi ko namalayan na nasa harapan ko na pala si Simon. Uy pre, tulala ka na dyan ah. May problema ka ba? Tanong niya sa akin at nakangiti siya. Wala to. Ano nga pala kailangan mo? Tanong ko. Biyernes ngayon tol. Alam mo na, ang ibig sabihin nun, di ba? Friday night. Bingo! Tagay tayo mamaya ha? Saan naman? Wala akong pera ngayon eh. Tsaka medyo pagod pa ako. Sagot ko. Huwag kang mag-alala, tol. Akong bahala sa'yo. Alam mo, tol, maganda naman ang ginagawa mong trabaho at bahay lang eh. Pero bigyan mo rin sana ng panahon ang sarili mo para magpakasaya. Sa totoo lang, mas masaya akong nasa bahay lang eh kapag walang pasok. Sagot ko. KJ naman ito. Sige, ganito na lang. Doon na lang tayo sa bahay niyo magtagay. Sagot ko na inumin pre, para mas relax at mas komportable ka. Ano? Napaisip ako sandali. Hindi ako komportableng makasama si Simon sa totoo lang. Pinakikisamahan ko lang siya. Ugat ang pagiging bully niya sa akin kung bakit hindi ko pa makita ang sinasabi niyang pagbabago niya. Dahil naoobserbahan ko pa rin sa kanya ang pagiging mayabang at estigin. Siguro naiingit lang ako o sadyang malaki ang galit ko sa kanya kaya ganon. Okay, sige.
Ito ang sagot ko. Gusto kong subukang mag-open up na rin. Cool, naanan kita dito mamaya ha. Sabay alis ni Simone. Hindi ko alam kung sincero ba siya sa pagbabago niya at pagbawi sa mga kalokohan niya noon. Dahil iniiwasan naman niya ang topic tungkol sa past namin dalawa at mostly ang topic niya ay ang tungkol sa buhay niya at yung pagiging astig niya sa babae at kung ano-ano pa. Tinuon ko ang oras ko sa trabaho. Hindi ko na namalayan ang pagdating ng gabi. Pagkalabas ay nasa gate na si Simone sa kayang motor niya. Umangkas ako at pinaharurot na niya ang motor papunta sa bahay namin. Pagdating namin sa bahay ay naroon na si Mrs. at mukhang nagluluto. Ang bango naman ang niluluto mo? Masyado ba yan? Oo, paborito mo. May kasama ka pala? Ang wika ni Mrs. Oo, si Simone, kaklase ko. Simone, si Megan, asawa ko. Ah, nagkakilala na kami ng Mrs. mo, pre. Ang wika ni Simone. Oo, Han, naalala mo ba yung umuwi kang lasing? Si Simone yung naghatid sa'yo dito. Ah, oo nga, no. Bueno, pasok ka, Simone. Pasensya ka na at maliit lang bahay namin, eh. Wala yun, tol. Pumasok si Simone at napansin kong nakatitig ito kay Mrs. Umiti si Megan at naglakad patungo sa kusina. Atol, ako na bibili ng tagay natin. Uwi ka ni Simone. Hindi na, ako na. Bisita ka rito eh. Ah, okay, sige. Eto, 500, pre. Ikaw na bahala kung anong alak, basta malamig. Dumiretso ko sa tindahan para bumili ng isang case ng beer. Sinakay ko ito sa tricycle at pagbalik ko, wala si Simone sa sala. Pumunta ako ng kusina at wala rin si Mrs. Biglang bumukas ang pinto ng banyo malapit sa kusina at lumabas si Simone. Oh pre, nakabalik ka na pala. Ang wika niya. Asa si Mrs.? Tanong ko. Ah, nasa likod yata. Hindi ko napansin eh. Naglakad si Simone papunta sa sala at binuhat ang case ng alak. Dumiretso ko sa likod bahay. Pagkalabas ko ay madilim sa likod at walang tao. Bumalik ako sa loob at pumunta ako ng sala. Inaayos ni Simone ang ilang bote sa mini table. Biglang lumabas ng kwarto si Megan, nagsusuklay ng basang buhok. Nasa kwarto ka lang pala eh. Yung niluluto mo baka masunog. Wika ko. Hay, oo, sorry. Agad dumiretso si Megan sa kusina. Matapos maghapunan, ay diretso kami sa inuman. Tumabi sa akin si Megan habang nagiinuman kami. Maraming kwento si Simone. Bidang-bida. Dahil sa pagiging adventurous niya, marami itong experience. Tuwang-tuwa naman si Megan sa mga biro ni Simone na parang close na close na sila. For some reason, nasa bahay ako at kasama ko ang misis ko, pero bakit parang ako pa ang na-OP? Dahil ba hindi ako kasing active sa love life, hindi tulad ni Simone? Feel ko tuloy ang daming kulang sa buhay ko na hindi ko man lang na-experience. Nagpatuloy ang inuman, hanggang sa makaramdam na ako ng pagkahilo. Hindi pa rin ako sanay sa matagal ang inuman. Kanina pa nagpaalam si Mrs. para matulog at kami ni Simone na lang talaga ang nasa sala. Hindi ko maintindihan, pero hindi nagpapakita ng kalasingan si Simone. Parang normal pa rin ito, hindi tulad kong kinakalaban ko na ang mga mata ko na gusto ko nang pumikit. Pre, mukhang di mo na kaya. Wika ni Simone. Hindi pre, kaya ko pa. Pahinga ka na tol, ubusin ko lang tong bote at uuwi na lang ako. Nako pre, dito ka na magpalipas ng gabi, delikado sa labas eh. Tol, pulis ako. Kaya ko sarili ko. Relax. Alam ko naman pa uwi. Tsaka nakakaya naman sa inyo ni Megan. Sige, ikaw bahala.
Bibigit lang muna ako ah. Sige pre. Nilagok ni Simon ang alak nito at dahan-dahang dumilim na ang paligid ko nang tuluyan na akong nadala ng antok. Nalimpungatan ako. Ang bigat ng dibdib ko. Tumayo ako at talagang nahihilo pa ako. Hindi ko alam kung anong oras na. Madilim pa rin ang paligid. Wala na si Simon sa sala at nakapatay ang mga ilaw bukod sa ilaw sa labas. Nanganga pa akong pumunta sa banyo. Nasuka pa ako sa bowl at nagbawas na din. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking pagbabawas ng tubig, ay nakarinig ako ng ingay. Para itong mga pigil na sigaw ng isang babae. Para itong naghahabol ng hininga. Maliit ang boses, pero rinig pa rin ito. Naisip kong baka nagkakamali lang ako nang naririnig, kaya matapos akong magbanyo, bumalik ako sa sofa at natulog. Tanghali na nang magising ako. Weekend, kaya narinig ko ang musika sa radyo habang nagwawalis si Mrs. Umupo ako kaagad. Mabuti naman at gising ka na. Itapon mo nga yung mga basura natin sa trash can sa labashan, ang wika ni Mrs. Okay, sandali. Masakit pa ulo ko eh. Eh kasi naman, nagiinom ka ng magdamag. Sensya na, ngayon lang naman to eh. Oh, siya. Itapon mo na nga yung mga basura at may nakahanda ng tanghalian dun sa labesa. Tumayo ako at medyo nahihilo pa. Para akong zombie. Pinulot ko ang dalawang malaking plastic bags na kulay itim at lumabas ako ng gate. Mga 10 metro ang layo ng malaking trash cans ng barangay. Nang ihagis ko ang mga basura, ay napunit ang isa at kumalat ang basura. Nagulat ako nang makakita ko ng ilang gamit ng kondom. Bigla akong kinabahan. Abangan ang next chapter ng ating kwento.